Sigawi kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Sigawi kayo sa Panginoon, buong sandaigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan, ipahayag kanyang pakiligtas sa lahat ng panahon. Sigawi kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Sigawi kayo sa Panginoon, buong sandaigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo po si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan, upang kami ay pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong pagkakari sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila ngunit hindi nakakakita at mga taingang hindi nakaririnig pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka't nang kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglakad ka sa lansangan nang nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan nang nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos,
Bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad ka nang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para di mo makita ang lupain pag alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghimagsik na na-Israelitang iyon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila ang ipinapasabi ko. Ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mo ang ginagawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibilang pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari, panang lumipad na walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay namasid, itinakwil ng Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayay, ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pasikatin, kagandahan na ang loobin ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro
at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito." Sapagkat ang pagkakari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naniklukod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, "Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumukod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan pa po ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sakalip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila ay labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nakabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin makabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya ay ipinabilanggo hanggang mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos, sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito
siya ay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, may dalawang bagay na ibig pong ipaalaala sa atin ng ating Panginoon. Ang una, kung tayo ay nagkasala laban sa Diyos, at tayo ay nagsisi, humingi ng patawad sa Diyos, at nangako tayong magbagong buhay, ang Diyos papatawarin tayo kaagad at kakalimutan na niya ang ating nagawang kasalanan. Ganyan ang Diyos. Basta't nagsisisi tayo sa ating nagawang kasalanan, humingi tayo ng patawad at nagsisika na magbagong buhay, papatawarin tayo kaagad ng Diyos. Kahit napakalaki ang ating nagawang pagkakasala. Ang ikalawang paalaala ng Panginoon. Tayo, kung tayo ay ayaw magpatawad sa isang taong nagkasala sa atin at humihingi ng patawad, hindi tayo tatanggapin sa langit pagdating ng ating kamatayan. Ang tinatanggap lamang po sa langit, mga taong mapagpatawad sa kapwa. Kung ayaw natin magpatawad sa kapwa, sarado ang langit sa atin. Tatanggapin lamang tayo sa langit kung tayo ay laging nagpapatawad ng kapwa. Kaya, kung ibig natin matanggap sa langit, lagi tayong magpatawad ng sinumang nagkasala sa atin at humihingi ng patawad. Yan ang dalawang paalaala ng ating Panginoong Jesus sa ating ebanghelyo ngayong umaga. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ang ating tugon, makabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin.
ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkos maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso, manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagpapatawad ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ang mga tapat na mayapa, naway patawarin sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad sa amin. Ama naming nasa langit, masdan mo ng may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nakakahiwa-hiwalay. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos natinhan na siya na rin nagtulot na tayo'y may maiain sa pag sa ating ani sa lupain ng Diyos na tinahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming pagkaakin upang katulad ng kuwaran naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak namin na may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang pagkakari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ay ibinibigay ng iyong anak na minamakal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud na po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag
naalo sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami ay sa kasamaan masadlak. Sakalip, pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuo ka namin, harang mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,